Oh, may regalo ako sa inyo. 102,500 pesos. Yan ang kikitain ninyo passive income. Makinig kayo kasi ito ay kwento ng rich dad use tax code, poor dad use GAAP and PFRS. Oh, wala ho talagang savings. Totoo yan. Walang savings sa GAAP at saka sa PFRS. Pero sa tax code, tuturuan ko kayo, marami ho akong alam na makakapag-save sa inyo ng pera pagdating sa tax code. So, ito po yung isa. So, 102,500 ho yung kikitain ho ninyo. Gagawin nyo lang ho ito. And NTI means net taxable income. So, 3 million po, for example, Philippine peso, yung kinita nyo sa loob ng isang taon. So, yung ID dito is individual. Yung NID dito is non-individual. So, kung kayo ho ay non-individual, ang tax lang ho ninyo under the create law. Ayan, may create law eh. Ang tax lang daw ho ninyo is 600,000 pesos. Kung kayo naman po ay individual, ang tax nyo under the train law is 702,500. Ibig sabihin, kung mananatili kayo sa business bilang isang individual, taon-taon ho kayong magbabayad ng 702,500 para sa 3 million income. O, ang liwanag ho nun eh. Actually, nagdadamdam ako dito sa mga senador at saka congressman eh. Panginoon ko, bakit yung mga fiction of the law? Ayan. Kasi po, itong ano, itong individual na to, ang ibig lang sabihin niyan, yun yung mga corporation, partnership, cooperative, joint venture, eh mga fiction of the law yan. Ibig sabihin ng fiction of the law, eh wala ho yung bituka. Ako ho si Emilino T. Maestro, may bituka. May pinakakain, may bituka. Okay, may pinag-aaral na may bituka. Bakit mas maliit ang tax ng korporasyon sa individual? Hindi po dapat baliktad. Dapat ho yung mga mamamayang Pilipino ay mas maliit ang binabayaran tax sa mga korporasyon. Ayun. So, ang tip ko ho dito, mga ka-taxpayer kong minamahal, kayo pong may mga individual business, mga single proprietor, ayan. Kayo pong mga professional, ayan. O, imagine ninyo, sir, magkakaroon kayo ng 102,000 pesos, i-ship nyo lang yung structure ng business nyo from DTI to SEC. Ibig sabihin, from single proprietor, magiging corporation ho kayo. Eh, sir, CPA ka eh. Bakit? Pwede ka bang mag-corporation? Pwede! Wala naman hong pinagbabawal ang batas eh. Huwag ka lang pipirma. Diba? Ang pagpirma pang CPA. So, kayong mga doktor, kung may kakilala kang doktor, sabihin mo, kalabitin mo. Kung may kakilala kang attorney, hindi alam to, sabihin mo rin. May kilala kang engineer, sabihin mo rin kasi makakatulong ka. As if binibigyan mo sila ng 102,500 pesos isang taon. O, sa mga karagdagang kaalaman ha, para ho makasave kayo ng taxes, ay patnubayan ninyo ako. Panoorin ho ninyo lagi yung ating Rich Dad Use Tax Code, Poor Dad Use GAAP. Ayan. So, with that, tingnan ho ninyo yung ating Facebook account, ka-taxpayer. May TikTok na ho tayo, ha? TikTok! Ayan. Ang pangalan ho ng TikTok natin is Tax Specialista. Ang pangalan ho ng ating YouTube channel is Tax Specialista. With that, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later sa internet.